Yes. Saan ba yung mga nakakaligaw na places? Magbangkit kayo ng mga nakakaligaw places. Oh my, so easy. Ay, charot. Medyo nalilito ako sa Trinoma, yung sa ground floor, yung parang, di ba may iba-ibang mga ganun yun? Naliligaw ako, nalilito ako dun. Alabang, ay, parang di ako masyado sa Alabang Town Center. So, yun, naliligaw din ako dun. Like, pag iniwan mo ako sa Alabang Town Center, tapos walang guard, paalam, paalam mga kaibigan. Because I'm a north person, I'm not a south person. BGC, hindi nakakaligaw sa BGC kasi parang isa lang siyang community na BGC. Tapos malalaki yung mga building tsaka yung mga sign. Kaya for me, hindi siya masyado nakakaligaw. And ewan ko, helpful rin kasi yung mga street signs siguro na malalaki sa BGC. Kasi ako, as a malabo ang mata person, I cannot. Robinson's Manila. Oh my God, hindi ko yan rin kaya. No. I cannot. Basta, kahit saan, maliban SM North, naliligaw ako. Sa bahay, like, yung napapaligiran ng bahay ko, naliligaw pa din ako. Ganun ako ka, oh my God, why am I saying this? Baka pag baka maging target ako ng mga kidnapper kasi alam, I know my way. I'm not, hindi ako na, joke, prank lang yun. Hindi ako naniligaw. I am Dora the Explorer. I know my way everywhere. I have map awareness. Yes. Glorieta. Greenbag. Ayan, nalilito ko sa Glorieta tsaka sa Greenbag. Kaya kapag, di ba, sa Nora, malapit siya sa parang basta may G. Malapit siya doon sa mall na may G. I don't know kung Green Belt or Gloriette. See, Green Belt yata eh. Basta yung Nora Salon. Naliligaw ko palagi. Like, I mean, like, ilang beses na pumupunta doon pero naliligaw pa din ako. Like, tapos minsan, yung mga kunyari gusto ko kumain ng ganito tapos wala sa Green Belt, kailangan ko pa tumawid sa Gloriette. Like, Nora, I'm tired. Oh, tapos may SM Makati pa. Oh my God. Sino ba to? Nuggets or cheddar? It's cheddar! Diba? I miss you, cheddar. Diba? So, yun. I'm glad that I'm not the only one. I'm glad that I'm not the only one. Saan pa ba kayo naliligaw, guys? Sa school, syempre, sa school number one. Nung nagsa-school ba kayo? Nang pasok ng classroom. Greenbelt, Landmark, Glorieta. Ah, so yun pala. Greenbelt, tas sa tawid. Oo, may bridge yung papuntang Landmark. Tas pagtawid mo ng Landmark, Glorieta? Glorieta na ba yun? Ko alam. Yeah, tapos SM Makati, 'di ba? Ang galing kasi connected silang lahat. Tas iba-iba yung mga tindahan sa loob noon. So, talino nung gumawa noon, 'di ba? Pero nakapagod. One time nilakad ko mula SM Makati hanggang Greenbelt. Kasi 'di ba yung SM Makati, doon yung MRT. Tas one time after ko mag-schedule, nag-MRT ako papuntang SM Makati. Papuntang Makati kasi pamilya ko nagdi-dinner sa Gloriette. Ay, ano ba yung dulo? Greenbelt ba? Yung basta sa Din Tai Fung. Tapos ano, naka-heels ako ganyan. Nilakad ko siya, Bi. Akala ko malapit lang. Tumawid pala ako ng 10 dagat bago ako makarating sa pinaroroonan ko. Gutom na ako noon. Kawawa naman ako. Yun, so, ayun. Tsaka ano dati din, nung senior high ako. From Kisay to SM North, to Trinoma, to MRT station. Tapos tatawid pa ako para makarating sa Centris, para umatendang training. So feeling ko kaya ang payat-payat ko nun eh, kasi grabe talaga yung linalakad ko. Ngayon, parang, hindi ko na kaya yun. Ay, kaya ko naman, pero Marta lang ako. Thank you, Potato Marlon, sa Remarit, sa Couch Potato Marlon, sa TV Buff, and sa Carlita TV. Thank you, Potato Marlon.
Oo, feeling ko, pag sa UP Diliman ako nag-aaral, maliligaw din ako. Oh my God. Kaya siguro di ako nilagay ni Lord sa UP Diliman kasi alam niyang maliligaw ako. Oo nga. Thank you, Lord. Sipin niyo yun, guys. Kung sa... Tapos diba sa UP Diliman, literal, kailangan mo pumunta jeep para pumunta sa next class mo. Like, just the thought of it makes me so feel so scared. Like, oh my God, Kuya, stop. Stop the jeep. Mm-mm, malaki kasi UP Diliman. So, I feel like pinaka marker mo sa UP Diliman is yung oblation and yung sunken. O, di ba? Parang mas kilala ko pa yung UP Diliman kasi sa sarili kong school. Pero alam ko kung saan yung masarap na isaw doon. Sa Ateneo, parang twice pa lang ako nakakapasok sa Ateneo. Parang feeling ko hindi naman masyado nakakaligaw sa Ateneo. Sa UPLB. Di ba sa, sabi, parang UPLB, di ba? Parang isang buong barangay UPLB yun, di ba? My God. Naka-experience ako na pagpasok ko ng class, wala ako sa listahan. Yun pala sa anong kabila? Kabilang building? But there are times na nilalakad ko lang kahit malayo from my dorm. Oh my God, why? Parang feeling ko masaya sa UPLB kasi taga LB. Tapos parang fun. Parang kita ko yung mga ano nila, kwento nila, yung mga mapuno, ganyan. Tapos yung mga activity nila, pupunta sila sa bundok, ganyan. Well, it's not my thing, but it sounds fun, but it's not my thing. Right, that's why I'm in Manila. Pero hindi masaya maglakad pag gabi. It's not fun. I'd rather cry. Pero hindi, yun, masaya maglakad pag mahangin, maganda yung sky, hindi maaraw. Mm-mm. And hindi ka late, di ba? Oo, pag kunyari tanghali, tas 12 p.m. or 1 p.m, tapos maglalakad ka, tapos naka-long sleeves ka. Parang ako matutunan, hindi ko kaya. Tapos alam mo yung feeling na ano, yung sobrang araw, tapos umiinit na yung ulo mo, like, literal and, hi Echo, come on. Both literally and figuratively, I don't like that feeling. Mm-mm. Ngayon na nag-aaral ako sa UST for my master's degree, naligaw ako ng 3 times, ayun, napagalitan pa. San ba yung mga, ano, master's sa UST? Guys, gusto ko kapag nag-master's degree ako, tatawagan niyo akong master. Eme. Well, I feel like sa UST, hindi siya nakakaligaw. Dahil may mga malalaking letter bawat building, di ba? Tapos yung main building, sobrang laki, makikita mo. So yun yung palatandaan mo, sobrang laki. Tapos may tiger pa na malaki, di ba? So I feel like hindi nakakaligaw sa UST. Tapos yung isang UST, parang pa-square lang siya na ganun. Tapos ganun-ganun. Feeling ko ah. Depende. Oh, siguro pagkabado ka like me, maliligaw ka talaga. Tapos hindi ba sa UST, parang kapag, kunyari, kung ano lang yung department, kunyari ako psychology, dun lang ako sa building na yun. I don't know, I'm not a UST-er. Oh! Si Echo tumalun sa kurtina. Oh my God ka. Ganun. Sa Lazol kasi, iba-iba. Kunyari, one time, nasa building ako na engineering, tapos next naman, nasa building ako na, ganun. Lasal. Tapos may lasal na sa gilid. So like, so pag bago ka pa lang, maliligaw ka talaga. Like me nung una. Like, I'm like, where is Razon? Where is Gokongwei? I don't know. Tapos nung nalaman ko, ah, ito na pala yun. Tapos dati hinahanap ko pa yung box. Pero natatakot ako lumabas ng gate ng school kasi feeling ko talaga maliligaw ako or may kukuha sa akin. Ah. Pero, ano, nung nalaman ko na kung saan, sabi ko, ah, ito lang pala yun, diba?
Diba? Yun lang yung comment ko sa Lasal. Parang, nakakaligaw minsan kasi magkakamukha yung mga building sa loob except Henry C. Tapos maliliit pa yung label ng mga building. So like, kunyari, ganyan lang siya. Hindi siya yung kagaya sa USD na isang buong malaki. Like sa Lasal kasi, maliliit. Medyo maliit lang yung range. Like kunyari, this helpful siya. Sa Lasal. Ayun. So, tapos, yun nga yung nakakaligaw. Kasi parang may lalabasan ka na gate. Tapos, may parang street doon. Tapos may mga building. Tapos doon sa same street, may mga building din doon yung mga ibang building ng Lasal. Tapos may isang building dedicated sa sports. Doon yung swimming pool. Yung mga PE doon yung ginagap. Tapos ayun, okay, alam mo na yun. Tapos katapat noon, yung Andrew Building. Kung saan ako nagkaklase. Yung sobrang tagal ng elevator. Ah! Ayun, tapos, ano pa yung isa? Yun, along that street, may mga building na sa amin din. So, di ba, imagine mo, yung klase mo, tapos the next, dun ka sa Lasal, sa loob. Hindi ko alam, I don't know what you call it. Sana all may ganap. Wow! Sana all di naliligaw. Ems! Ayun, yun, nangyayari. Pero, yun, Kebs naman. Pero I'm still getting the hang of it. Like, hindi ko pa siya gamay na gamay. Pero I'm getting there. I'll get there, guys. Hoy! Grabe! Kuronagi! Pag, hindi naman pagod. Masaya naman. Maglakad-lakad. Parang feel mo ganun, di ba? Ano pa kayo yung mga ibang school na nakakaligaw? Malaki ba yung campus ng FU? I have no idea. Hindi pa ako nakakapasok sa FU ever. Ano pa ba yung mga school? Sa NU, feeling ko, hindi siya nakakaligaw. Kasi, di ba, isang malaking building lang yung NU. I don't know. Sucks lang. Ano pa ba yung mga nakakaligaw na school? I don't know, I can't relate. Hindi naman nakakaligaw sa inyo. Madalas ako sa FEU. Bakit? Work? Work! Akala ko like nagsa-study ka dun or like dati kang nagsa-study. Grabe naman yung 8 p.m. to 5 a.m. So may mga multo ba dun? Meron. Casper siya daw yung multo. Space lang yung gitna. Ano ba yun? Parang field or like football field or basketball? I don't know, man. That's your... Talaga? Kahit sa... naman yung school eh, parang dati. Hello? Okay. Send niya sa akin. Hindi ako natatakot. I'm not scared. Ako, gabi natapos yung pasok ko. So, scared. Alam ko yung multo sa UST, yung ano, yung nagpapakita sa CR. My God. Hindi kasi ang vibes talaga. Like, lalo sa main building. Like, my God, I cannot. Pero sa Lasal, parang one time, gabi yung tapos ng klase ko. Tapos, andun ako sa mga old building. Tapos, feeling ko may nakatingin saan, pero... Tapos, nag-TikTok ako. Kasi ako lang mag-isa doon sa building. Siyempre, nag-TikTok. Alam mo, priorities. Tapos, parang feeling ko may nakatingin saan. Tapos, ano, nung ni-playback ko yung TikTok ko, parang nag-glitch siya. So, pero I don't pansin that. But mo ini, paano kung doon yung klase mo? Alam niyo ba kung if ever man sa UST ako, doon dapat ako magkaklase sa main building. So, sabi ni Lord, anak, dito ka sa Lasal. Wow! Ganun! Pero maganda sa UST kasi
ano. Kasi may potato corner sa loob. Sa amin din, may potato corner naman sa loob. Lahat ba ng school, university, may potato corner sa loob. Thank you, Potato Marlon. Sa couch, Potato Marlon. Naalala ko yun eh. Kasi dati, nung high school ako, nag-ano kami, yung consultant namin sa research, nasa UST. Kasi microbiology. Tapos, minakita ko dun potato corner. Tapos, sabi ko, oh my God, gusto ko mag-aral dito kasi yung potato corner. Legit to, guys. Pero ayun, nung napunta ko sa Lasal, may potato corner din naman. So, better. Tapos, ano, thanks Potato Marlon sa couch potato Marlon. Tapos, ito nakakatawa. Nung pagkabalik ko sa school, kasi diba, syempre, break. Pagkabalik ko sa school, nung last week lang, pinuntahan ko yung potato corner. Pagtingin ko, wala na. Sabi ko, oh my God, I wanna cry. Like, parang saan ba ako malilipat na school? Wala lang yung potato corner, Ems. Pero ayun nga, wala. So, nilibot ko, lumipat lang pala sila ng stall. Ah! Pero andun pa din sa loob ng school. Lumipat lang pala ng stall. Oopsies. So sabi ko, ate, lumipat pala kayo. Tapos sabi niya, ay, temporary lang po ito. Dun po kami sa... Babalik po kami dun sa original place. Yun, diba? Diba? So yun. Tapos may milk tea-han din sa loob ng school namin. Tapos, ano pa ba? May coffee bean sa loob ng school namin. As in, literal, coffee bean. Coffee bean cafe. Merong Power Mac sa school namin. Sa loob. But wait, there's more. May National Bookstore sa loob ng school namin. Oh my God! Diba? Oo, nagulat ako. May National Bookstore! Nagulat ako. But, the most important, may Jamie sa loob ng school na... Wah! May Jamie sa loob ng school namin. May National Bookstore kami sa loob. Kaya, kapag nakalimutan mong bumili ng kartolina sa reporting, wala kang excuse, may National Bookstore pa ba, bumili ka dun. Creek! May building ba kayo na lagi na pagkakamal na simbahan? Yung building namin, mukhang ano, alam mo yung ano yun? Yung Supreme Court mo, Supreme Ang ganda ng building namin. Sa amin, puro printing. Wow! Oh, if you forgot your iPad, you can just buy in Power Mac. Wow! Sino ka dyan? Go, uste. Wow! Grabe, parang mga usteers tong mga kalaban ko dito, ah. Ano pa ba yung mga mapagyayabang ko sa inyo? Yung library namin, maraming floors. Tapos, ang ganda ng library na. Amen. Tapos, meron kaming Wi-Fi connection all over the campus. I don't know. Let's see tomorrow. I will go to the library tomorrow and check ilang floors. And I will update you guys. Yung library namin, andun yung mga libro ni Rizal na... Wait a minute. Let me think about a rebuttal. Okay, fine. No comment. Good for you. Wow! Maybe day sa amin. Wait, yung CR namin, my hand dryer. Who are you there? May hand dryer yung CR namin. May hand dryer CR nyo.
May tissue din. May sabon at may tubig. Mm. Come on. Come on. Come on. May tabo. Yung CR class namin nung high school. Tabo din. Tapos walang tubig. Nung CR namin nung high school, kasi di ba galing ako sa science high school, kung may sabon, walang tubig. Pag may tubig, walang sabon. Ganon. Yung library merong mga music room for records. Meron din kaming parang recording studio para sa radio station namin. Wow! May tabo pero walang timba. So, paano kapag may timba pero walang tabo? Gaganyanin mo na lang. Ano pa bang pagyayabang ko? Ah, alam ko na. Yung school ko, school men, mas selfie, hindi ka na mahihirapan. Ah! Oh. Sagot! May bawa na! Yung CR namin ng high school dati, may hotdog. As in, may nag-flush ng hotdog. Hindi ko alam bakit. Like, that's so weird. Hindi ko kayo kainan. Hindi nyo kakayanin. Kaya pagkatating ko sa Lasal, parang, oh, no. World. Grabe talaga! Legit. Parang pagkatating ko sa Lasal, parang, wow! Totoo, may hotdog talaga. As in, buo na hotdog. Tapos dati, nung high school ako, may nag-bump threat. Like, sobrang lala. Lumabas siya sa balita, guys. Sobrang lala. Naranasan niyo na ba yun? Exam week kasi namin. Like, dude, we just wanna finish this. Like, stop. As in, nabalita yun sa news. Hanapin niyo, guys. Pero hindi ako yung na-interview, sayang. Pero hindi yun funny, ah. That's not funny. Don't ever do that. That's not funny. We shouldn't make jokes about those things. So don't do that, guys. Diba? So ang lala. So pagod, diba? Imagine nyo, galing ako sa CR na walang sabon, walang tubig, walang tissue, tas may hotdog pa sa toilet, to a CR na may sabon, may tubig, may bidet, may hand dryer. May full-length mirror pa pang OOTD. Tas may aircon. Ay, ito. May aircon yung CR namin. Who are you there? O, diba? Diba? Oo, Teddy. May arc na more than 400 years na pang-insa. Okay. Okay. May seat warmer. Wow, ano, Japan? Wala, parang wala akong laban sa mga rebuttal ni Kurunagi kasi sabi niya andun daw yung libro ni Jose Rizal sa library. Parang wala akong pang ano, wala akong pang rebut. Like, ano bang pang rebut ko dun? Bakit need ng aircon sa CR? Kasi it's hot! Wow! Then, nakabukas naman yung door. So, kanina nga nag-CR ako. Tapos, eh, syempre nakasara yung pinto sa CR. Kasi like, di ba CR? Nakasara. Pagkabukas ko ng pito, di ba nabukas? Saan ko pinupush ko, may ate na pala na papalabas. So like, nagkagulatan kami. Eh syempre, mga gabi na yun. Tapos lumang building pa. So nagkagulatan kaming dalawa. Nagkagulatan ka kami, B. My God. Funny moments. Ano ba may mga nakakahiyang nagawa ko? Kasi yung isa kong prof, tawag niya sa akin, yung may red hair. Oh my God! Hey, alam niyo ba, ang daming may red hair sa Lasal. At least tao. Ay, hindi ka sure. Baka mamaya, guni-guni ko lang pala yun. Eme. Uy, hindi. Ang dami talagang red hair sa Lasal. Like, I'm like, I belong here. Ang dami, parang sa isang araw, mga tatlong may red hair bukod sa akin, yung nakikita ko sa campus. At iba't ibang tao yun. Ayun. Share ko lang. Tapos, ano pa ba yung masishare ko sa inyo, guys?
part daw ng uniform. Oo, may Angelus kami. So, kailangan tumigil at mag-stop. Namimiss ko yun kasi, di ba, no, LM Catholic School ako. Tapos, pagdating ko ng high school, wala na kaming Angelus. So, pagdating ko ng college, parang, I'm back, guys. Ganon! Tapos, yung, meron kaming bell sa school, natunog siya, alam niyo yung tunog sa subway sa Japan. Ganon yung tunog niya. So, natatakot ako kasi parang, alam mo yung tunog sa ano, Alice in Borderland. Ganon! B, parang akala ko pagkalabas ko ng CR, hindi na ako, parang na makaka-uwi. Parang ganon. Ganon, medyo scary siya, TBH. Medyo scary. Parang ganon yung Hindi ko ma-describe, pero alam, basta yung, alam yung tunog ng subway sa Japan kapag paparating na yung train, ganun, ganun yung tunog niya. Tingin ko na sa, alam yung movie na ano, yung Korean horror, yung Death Bell, ganun. Siren, parang ganun, ganun ba? Nakakatakot naman. Scary naman yun, ba't naman ganun? Nananakot si idol. Live react sa Mumu. Ay, sinend mo na ba? Wait lang. Wait, nawawala. Bagal lang internet namin, idol. Ayun. Oh my God! Oh my God, totoo ba yan? Totoo ba yan? Hindi ba yan tao? Sheesh. Ano yan? Parang as in, not edited? Like, primary source? Like, galing sa primary source? Oh my God. Wala akong masabi. O, diba? Totoo talaga yung mga ganyan, guys. Totoo sila, pero ano, alam mo yun, parang hindi mo dapat katakutan. Kasi, parang, diba, nag-exist lang din sila. Parang tayo, diba? Parang din lang sila. Basta, diba, parang hindi mo sila ibabother, diba? Parang ano lang. Send ko nga yan sa kaibigan ko na taga-FU para matakot. Night classes pa naman yun si ate, yung taga-FU. Hi Eduk, sayang hindi yata siya sa Eduk. Minsan kasi mararamdaman mo kasi siya eh. Like one time nung natulog ako mag-isa sa condo bago ako mag-school. Mga ano na yun eh, mga madaling araw. Hindi naman late na late, mga 12, 1, ganun. Hindi talaga ako makatulog. Hindi dahil sa namamahay. Iba kasi yung namamahay sa parang may naramdaman ka eh. Parang, alam mo yung feeling na pag natutulog, may nakaganyan sa'yo. Ganun ko nung, hindi pa kasi nabe-bless yung condo kung saan ako nagsistay. Tuwing, kunyari, may pasok. So, feel no, ewan ka, mafe-feel mo kasi talaga yun. Pero hindi ko naman pinansin. Parang ano lang, tanay ko pa rin matulog. Tapos, alam mo yung feeling na pag natutulog, at may parang may gaganyan sa'yo, parang magpapaganyan ka, ganun yung naramdaman ko at that time. Pero yun, nagdasal lang ako. Tapos, buhay pa naman ako, guys. Okay pa naman. Like, sabi siguro nung ano, ay, wala to, wala to. Tropa to tropa. Ganon! Oo, yun, yun. Totoo. B, grown men, mga workers namin. Walang gustong mag- Oh my God! Kurunagi, parang ayoko nang malaman. Parang okay na po ako na hindi ko na malaman, B. Okay na ako sa ganito na lang, ganun. Totohin. Parang okay na ako, B. Hindi, tas ano, di ba? Parang yung tawag dito, ano ka naman sabihin ko? Ay, hindi, kasi sa Lasal, kaya helpful din na, kunyari, kahit night classes ako, hindi pa rin ako natatakot kasi maliwanag, iniilawan nila. So, walang space na parang sa UP Diliman. Nakakatakot maglakad sa UP Diliman paggabi kasi ang daming parts doon na madilim. Pero sa Lasal, lahat may ilaw. So, hindi ka talaga matatakot.
may suspect ko sino. Kung sino? Sino? Misteryo team, ipinadala namin ang aming team. Hindi, yung nakakatawa yung ano. Yung ano yun, yung sa, ano yun? Yung news reporter na biglang tinakot dun sa parang ano, yung mga laruan! Mga laruan! Alam nyo ba yun? Yung ginulat. Wala lang. Ayan, tawa-tawa. Tapos, hindi, tsaka ano din, parang helpful din na may kasama kang pet pag natutulog ka. Or sa bahay mo, kunyari pusa or aso. Kasi parang na-absorb nila or nabablock out. Ewan ko, naniniwala kasi ako sa ganun eh, sa mga energy. Diba? Kasi, sa totoo lang, maraming mga frequency na sa mundo natin na hindi natin naririnig. Kasi, kung ano lang yung naririnig ng human ear na decibels, hanggang dun lang. Pero yung mga pusa, yung mga aso, iba yung pandinig nila sa atin. So, I believe na hindi lahat nakikita ng mata natin or ng tenga na narinig natin. Pero, they're there. Not until nakatingin na lang si Echo sa isang space na parang takot na takot. Diba? Ibang usapan. Pero okay lang naman. May mga tropa naman. Echo! Ayun lang sinasabi ko. Echo! Mangangaway na naman. UST. Building. Kung last class, which is 9 PM, tanging yung room mo lang. Ba't naman gano'n? Pati sa hallway, walang ilaw. Grabe. Yung sa guard. Ba't naman gano'n? Nagtitipid ba sila sa kuryente? Totoo ba? My God. Hindi man nakakata. Bakit kasi hindi nagbubukas ng ilaw? Alam mo sa mga horror, yung mga laging madilim. Parang gano'n. Nagtitipid ba kayo sa... Nagbabayad rin naman po kami ng tuition. Pero at least amin, hindi naman gano'n. Hindi naman kami pinapatayan ng ilaw. As long as may students pa. Di ba may building nga kami na 24 hours eh. So, pwede kang magtambay dun, di ba? Very nice. Yun. So, ayun, may flex ko sa inyo. Kami, hindi kami pinapatayan ng ilaw. Kahit gabi na, nakabukas pa rin ng mga ilaw. Tsaka mababait yung mga guards sa amin. Mababait. Super. Nature friendly. Good for you. Yun na lang eh. Sabi ni Cornagy, okay lang, at least kami, meron kaming book ni Jose Rizal sa library namin. Pinatayan ka na. Parang aatras na lang, guys. Parang ayoko na lang. Iyak ka na lang, B. Hindi, yung mas nakakatakot yung kapag ano, pag nag, kunyari PE yung last subject mo, tapos diba nasa gym ka, tapos wala mo na yung mga ganun, yung woo! Pero hindi, wala naman. Wala naman yun. Wala naman yun sa akin, guys. Yung mga iba dyan, di na nagsasalita, pero natatakot na. Yung iba dyan, minumute na lang yung kumu ko kasi natatakot na. Uy, sino yun? Mga iba dyan, di na nagko-comment kasi natatakot na. Magtitingin ng TikTok. Nagtatago sa comment section. O, yung mga iba dyan, parang iiwas na sa FEQ kasi may multo daw. Never ending bridge. Ano daw? Di ko mabasa yung mga ano nyo kasi may nakaharang na pusa. Dito ka lang ano, cheche. O, mas nakakatakot yung ano. Hindi ka makalabas sa school mo kasi... Ilang years ka na doon. Yun yung mas nakakatakot. Huy, magta-12 na! Magsitulog na nga tayo. Ano ba yan? Ayan, kitang-kita yung mga puyaters. Magla-live. Wow! Mag-live ko yung Papa Jesus habang nagtatrabaho. Tapos pakita mo sa amin yun. Masakakat. Kurik. Hanggang 5 AM pa yung work. Oh my God, good night. Sana doon. Oo, mga laguners, ghosts na. Wow!
Uy, magsitulog na nga tayo. Good night na. May pasok na ako bukas. Arnar! Kayo ba? May pasok ba kayo? Anong oras? Matang hali pa naman. Pero aga kasi ako gumigising kasi malayo kasi yung school ko, B. Kapag, di ba, parang nasa kabilang side ng mundo pa yung school ko. So, ganun talaga. Kung dati yung school kong lapit-lapit lang, di ba, dyan ang sano. Isang ubo lang, dyan na ako. Ngayon naman, layo na school ko. Oh, dami palang mga workerists ngayong oras na to. Good luck, guys. Pero, for now, magsitulog. Bukas magla-live siguro ulit. Anong oras kaya? Maaga or sobrang late? Let's see. Siguro, ganito. Parang mas okay yung mga ganitong oras. Para nasa bahay na ako, di ba? Kasi kapag maaga, either nasa office ako, logalit na si Idol, or nasa school, di ba? So, thank you guys for tonight. Sana hindi kayo sana makatulog pa kayo. Thank you sa 124,000 IMRs. And special mention kay Potato Marlon na siya ang winner for tonight's video. O, oh, diba? Rest well. Kay guys, rest well kayo. Pero wag naman masyadong well, ha? Or kay? Grabe till 1 a.m. Actually, mas masaya ngayon. So, see you tomorrow, guys. Bye! Sana makatulog pa kayo. Well done. Steak! Bye na nga, bye na. Magtrabaho na kayo. Kitang-kita mga di nagko-focus sa work. Ayan, ayan. Bye guys, see you tomorrow. Thank you.